Hi! All right, so it's a Monday again, and let's start our week with Monday. Happiness and energy. Yeah. Yeah. So what's up, Showtime Onliners, and welcome na naman sa pinakamasayang tambayan online that will surely make you happy. Ako si JR Baring. Wow! Samahanin niyo kami today para sa siksik na good vibes at unlimited happiness. My name is Ann Tenorio. Kami ang bahala sa entertainment ninyo. Saan man kayo sa mundo, ako naman si Christoph Garcia. Kaya naman dyan lang kayo at dito naman kami. My name is Sean De La Vega and this is Showtime Online! Yes. Kaya naman Showtime Online, iniimbita namin kayo na mag-tweet, mag-react at mag-comment ngayon using our official hashtag for today na hashtag Showtime My Day. Yes, at syempre po, ini-invite din po namin kayo na mag-subscribe at i-hit ang notification bell dahil road to 2 million subscribers na po tayo. Wow. Maraming salamat po. Wow. 1.46 million na. Alright, mag-subscribe na guys. At gusto din namin pasalamat sa ating mga Showtime Onliners sa pag-follow sa ating Showtime na FB page dahil we now have 14 million followers. Wow! We're still inviting you to share the link on YouTube at Facebook ngayong araw and send us stars on Facebook and super chats naman on YouTube. Alright, huwag na natin patagalin, no? Ito yes, na ang ating first guest for the day, yes. Uy. From the short film Love While You Can, Kimpoy Feliciano, Mark Way, and Direk Brill Juan. Wow! Let's go! Hello! Hi guys! Hello! Hi, boy! Hi, everyone! What's up? Yeah. What's up? Hi! What's up, guys? What's up, guys? Good morning! Hi, Direk Brill, Mark Way, and Kim Poy. Kamustahan mo na tayo? Brother. Pinagkakaabalaan. Bukod sa pag-promote ng Love While You Can, anyone can answer? Direk? Si Direk mo na. ako... Ngayon, meron akong dine-develop na dalawang story pa. So, yan, abangan nila. So, I hope na after 2 months, magawa na natin siya. So, yan ang pinagkakabalahan natin ngayon. So, yung pag-develop ng story, pagsulat, ganyan. Wow! How about you, boy? Ako naman, bro. Siyempre, tuloy-tuloy pa rin yung pag-vlog ko kasi yun talaga. And yun, very busy with promo talaga eh. Promo yung focus. Congrats! Ang ganda ng bagong bahay. How about Mark Way? Hi, Brother Christoph, hello. Ayun, ako naman. Bagong career path itong ginagawa ko. So medyo nagko-focus ako dito sa film. And yun pa rin, the usual business on the side and content creating on Instagram. So napangasipag. Congrats, Mark Way. Oo, di ba? Hindi lang sila mga artista very busy. Oo, napakasipag. Yes, ito. This is a question for Direk Brill. Ano po yung kwento ng Love While You Can? Well, ang Love While You Can ay kwento ng dalawang tao na nasa isang relasyon at ano nga ba ang nagiging problema nila. So, alam mo yon, every year kasi yung relationship nagkakaroon ng problema. Diba? So parang may mga pinagtatalunan about time, diba? Work, attention. So yun, kaya I'm sure maraming makaka-relate sa atin because yun yung mga bagay talaga na nagiging problema ng mga tao na nasa loob ng isang relationship. True. Mm-hmm. Mawawala talaga yun. Nako, panoorin niyo po yan. So, meron naman akong question for Kimpoy and Mark. Mm-hmm. Ano naman ang names ng characters that you played in Love While You Can at paano kayo nag-prepare for your roles? Let's start with Mark Moon. Okay. Hi, brother. Ayan. Bali, ang character ko po dito ay si Yuli. Talagang pinaghandaan ko to like 3 weeks pa lang before the shoot. Nag-online workshop na kami through Zoom meeting. So, nag-script reading kami, ganyan. And of course, nag-internalize ako. And nanonood din ako ng mga BL series sa YouTube, ganyan, para at least makita ko kung paano yung acting nila, yung mga soft boy peg na ganyan. Kasi ako yung parang best friend na gano'n eh. So talaga, nanonood ako ng mga series na gano'n. Tiningnan ko kung paano sila magbato ng lines naturally, ganyan. Kasi alam mo naman, di ba, iba kapag sa commercial na acting versus sa film. So yung overacting sa commercial, dapat sa film, very natural ka lang, di ba? Kasi I used to model na ganyan. So, yun, mga ganong paghahanda. Wow. Kimpoy naman.
di biro kasi talaga. How do you prepare? Oh, ano naman. Ang maganda kasi dito sa story namin, though BL siya, hindi kami ni-require sa story to act like, you know, gay or something like that. Kumbaga, direct, ang gusto niya is we just, you know, just be human kung paano ka magmahal, kung paano ka masaktan. So sa akin, ang naging hugutan ko is yung mga relasyon ko na nasaktan ako. Tapos doon na talaga eh, sa script na talaga siya. So, katulad na sinabi din ni Mark, nagkaroon kami ng reading and ginaguide kami direct kung paano namin ibabato siya. So, parang nagigano lang talaga. Lahat naman kasi tayo nagmamahal eh. Yeah. Nasaktan. Nasaktan, di ba? For sure. Tama. Yeah, makamaganda nga ito. Ibang BL ang makapanood natin. Totoo. Pero ito, may question po ulit tayo kay Miss I, kay Direct Brill. Ano po ba ang kahibahan ng Love While You Can sa ibang BL projects po na nagawa niyo na po before, like In Between po tsaka Stigma, Direct? Feel ko ito yung pinakamasakit, pinakawasak. So, yan. So, kasi parang yung dalawa, kasi naniniwala ko na every project iba talaga eh. Iba yung story, iba yung kung paano mo yung siya atakihin, di ba? Pero itong Love While You Can kasi, mas wasak, mas ganun siya. Yung kapag pinanood mo, oh my God, kailangan kong pahalagahan yung oras. Kailangan kong magmahal. Yung parang tipong, kaysa magalit ako, kaysa mag-away kami, mas magpo-focus na lang ako doon sa good side, magpo-focus na lang ako doon sa love, kaysa doon sa lagi na lang kami mag-aaway. Aww. Okay, ang ganda naman. Alright. And thank you, Direk. Ito naman ang tanong para kay Kim Poy. Mula sa pagiging successful vlogger at internet star, bakit mo naisipang itry ang acting sa BL projects? Ako, to be honest, I want something new talaga. Kasi I've tried acting sa mga teleserye before, pero lahat ng mga roles na nabibigay sa akin, parang ako lang din, best friend, kapatid, ganyan. Tapos lahat, pa-cute lang. So, nung nalapit sa akin tong project na to, sabi ko, gusto ko siya gawin para, alam mo yun, ma-challenge naman ako. And something na malayo sa personality ko. So, nung ginawa ko to, sobrang na-enjoy ko siya. And naniniwala rin ako na tapos na ako dun sa mga pa-cute lang. I want to be a platform, a voice para sa mga tao na hindi naririnig yung mga storya nila. So, natutuwa rin talaga ako na nagawa ko yung project na to kasi na-serve yung purpose ng platform na nabigay sa akin. Oo, congratulations. Alright. Oo, para kay Mark naman, kamusta yung experience mo playing your first major support role in a BL project? Ayun, very, very exciting and very memorable kasi syempre, yung mga nakasama ko agad, parang nakakasama ko naman na kasi sila before din sa mga ibang projects, ayan, online, and then, pero ngayon ko lang sila talaga naka-work personally. So, sobrang memorable and at the same time, very challenging. Kasi nga, since first time ko to, marami akong adjustments na ginawa from the workshop, from the memorizing ng script, ganyan. Pero naitawid naman. Kaya sobrang thankful ako dito sa project na to. Oo, nakikita naman namin sa mga mukha nyo na happy-happy kayo. And excited na rin kami for sure. At yung mga watchers or viewers natin mapanood yan soon. Yes, pero ito, meron pa akong question for Direct Brill. Ano naman ang masasabi mo sa performance ni Kim Poy at Mark sa Love While You Can, considering na both of them are new in the industry? And how was it working with them, including Mix Villasis, who's also part of the cast? Ako talagang na-shock ako kay Kim Poy kasi parang napapanood ko lang siya na nagbo-vlog, ganyan. Tapos parang first ko, medyo heavy kasi ito away, ganyan. So grabe yung emotion, grabe yung character development. So yung sa kanya, na talaga ako na parang wow, kasi nung reading pa lang, alam niya yung ginagawa niya, alam niya na yung character niya. So doon ako natuwa. With Mix kasi, nakatrabaho ko na kasi siya ng dalawang beses eh. So parang alam ko na, given na parang alam ko na yung capacity niya doon sa acting. Si Mark naman, yun, dahil nga bago rin talaga siya, so talagang aalalayan natin, ganun din si Kim Poy. Pero talagang nagawa nila, alam nila yung assignment nila, alam nila yung character nila. So kaya kapag pinanood mo, ramdam mo kung ano yung mga emotion na dapat na hinihingi ng character.
Oo, nakaka-excite naman yan. Ako, Direk, ito na po ang chance nyo para i-promote ang Love While You Can. Saang digital platforms po ba ito mapapanood? Go po! Ayan, guys. Please watch Love While You Can. Subscribe na po kayo sa Brilliant Stars Entertainment. I'm sure na kung gusto ninyong mawasak, gusto ninyong pahalagahan ng oras, gusto ninyong alamin ano ba nagiging problema ng mga nasa relationship. So, ayan, panoorin po natin ang Love While You Can. Ayan, oh, sakto. Pwede nyo na rin pong i-plug yung social media accounts nyo. Let's ayan. Thank you so much, Showtime Onliners and Showtime Family, sa pag-invite sa amin dito, sa pag-promote ng Love While You Can. And please follow me on IG, Brill Juan. And sa Kumo, Direct Brill. Sa Twitter, Brill Juan. Ayan. Ayan yung account. Si Mark and Kimpoy naman. Social media accounts, go. Sige. Guys, maraming salamat sa Showtime Family. It's really an honor na talaga nandito kami. Ayun, promote lang namin. Subscribe kayo sa Brilliant Stars Entertainment na YouTube channel kasi doon yung mapapanood ang Love While You Can. So, free lang po yan. Okay? Kaya lahat, pwedeng manood. And of course, follow me on my Instagram. It's Mark Way. Twitter, The Mark Way. And syempre, sa Kumo din, guys. Mark Way. Ayan. Maraming salamat po, guys. Kimpoy, ikaw na. Yes, guys, panoorin nyo po Love While You Can. It's out now on YouTube sa Brilliant Stars Entertainment. Libre po to, so para sa inyo talaga to. And sana bigyan nyo kami ng chance na marinig nyo yung storya ng dalawang tao na to. And shout out kay Brother Migs. Sayang wala siya dito. Guys, panoorin nyo. Brother Migs. Enjoy kayo. Paiiba yung perspective nyo sa love. Ayan. Baka po, may mga pahabol pa kayong shoutout or mga gustong pasalamatan po. Go, go, go. Yeah, ako nagpapasalamat lang sa Brilliant Stars na bumubuo, kay Ness, kay Kelk, at kay Noah. And of course, thank you so much, Virtual Playground, kay Sir Cha, and kay Mark, salamat. Ayun, and shoutout to Vanity and to all of my family. One family, thank you so much sa support sa lahat ng aking ginagawa. Ayan. And also to our ano pala executive producer si Sir Anjo Dapilan. Yes. Ayan po. I think he's watching. Ayan. Sir Anjo, shout out sa inyo and kila Jadida and Amar Jesus, Sherwin Nasol, Chuy Antonio, ayan. Don Amuel yung aming singer do sa OST and of course to other supporters. Ayan, Team Paulita, ikaw na rin. Yes, maraming salamat sa buong Brilliant Stars Entertainment team, sa staff and crew na nakasama namin kasi di ba pandemic ngayon, so sobrang limited lang and talagang nagawa namin ng maayos. Maraming salamat sa lahat ng mga supporters namin, Mix Nation, Kakimpoy, Team Paulita, sa Showtime for having us, and yun lang guys, sa lahat ng mga nanood at manonood pa lang. Thank you na agad, guys, sa inyo lahat. Yay! Andrea Isa, hello, Andrea. Thank you so much, right, guys. Thank you, guys. Thank you, Kimpoy, Mark Way, and Direk Brilwan. And good luck po sa lahat ng bumubuo ng Love While You Can. Good luck po, guys. Good luck po. Thank you, thank you so much, guys. Thank you, everyone. Thank you. There you have it, Showtime Onliners. Tuloy lang po ang pag-tweet, comment, at react kung ano ang masasabi ninyo kina Kimpoy, Mark, and Direk Brill gamit ang ating official hashtag for today na hashtag ShowtimeMyDay. It's kwentuhan at kudaan time naman kasama ang ilan sa top 60 candidates ng Miss Q&A on Kumu, the search for kumukudaan queen. Please welcome the Showtime Online, you, Owen, Erica Gatmaitan, Organic Francesca, and Yan Madrigal. Hello! Hello! Guys. Hi, ladies! Welcome to Showtime Online, you. Yes, greet po na natin ang ating Showtime Onliners. Go! Hello, Showtime Onliners. Hello po sa inyong lahat. Shout out po sa lahat ng nanonood at sumusuporta po. Ayan. Hello po. Good afternoon. Good afternoon.
Alright, kamusta muna tayo ha? Kasi marami naman kayo. Ano ba ang pinagkakabalahan bago sumali ng Miss Q&A on Kumu? The search for actually, Kumu, Udaan, Queen. Isa-isa lang. Actually, ako po is featured streamer po ako kay Kumu. Regular po ako nag-stream kay Kumu. Kaya ako po, sinare ko po talaga sumali. Then yun, may small business din po ako dito sa amin, which is nagtitinda po kami ng almusal. Yan. Wow! That's it. Wow. Thank you. Oo. Kayo ba nagluluto? Yes. Wow. Yes. Try natin yan. Siyan naman. While I was preparing, I've been, looking up to definitions when it comes to mga Tagalog na words. Kasi yung ibang mga words talaga, di ko talaga alam yung mga parang malalim na po. So I've been Googling the words and been helping myself to broaden my reach when it comes to memorizing or mga meanings na sa mga words na Tagalog. And So you're English speaking? Yes. Okay. Next, Nadaya. I can talk. Look at JR organic chat. Branches. Don't you worry, Yan. JR will help you. Oh, organic Francesca. I want to hear you. Hello, good evening, Showtime Onliners, all the way from Alberta, Canada, and everybody watching right now online. In the Philippines, hello po, my name is Organic Francesco or Francesca Dynamite. I am a helper worker here in Alberta, Canada. And then, pag wala po ako sa facility, I am a drag queen on the weekend. And sometimes I go visit a different town to perform during the Pride shows. And sometimes I do drag reading for the children in the public library in our city. All right. Just don't do drag, right? You can drag, just don't do drag, right? Yeah. go to Erica. Yeah, drag po tayo. Dynamite lang. Ayan, hello, good afternoon everyone. So, pasensya na medyo haggard today kasi, puya, so nawala sa isip ko, nag-guesting pala ako today. So, hello, by the way, my name is Erica. Okay, my name is Erica Gatnitan. I'm from Arayat. So, ang pinagkakahabalan ko siguro ngayon yung sa lalang focus lang ako sa pamilya ko. And then, nagpo-focus din ako para makapasok ako sa top 10 ng UNA Tumupidaki. Yun lang. Wow! Good luck kita, Kabampangan. Good luck sa inyo. Good luck. Pero ladies, syempre, ano naman ang feeling na kasama kayo sa nakapasok sa top 60? Oo, tsaka paano ba kayo nag-aanda? Syempre, para sa mga challenges na haharapin nyo in the future sa Miss Q&A on Kumu Live Shows. Let's start with Organic Francesca. So, as a helper worker, I'm so busy. So, pinaka-importante sa akin yung tulog. Kasi pag gabi dyan, umaga dito. Pag umaga dito, gabi dyan. So, I really need to get a rest to get fresh at organic beauty ang labas palagi dito. So, yun lang. Diba? Pretty rest, no? Yeah. Yes! Totoo yan. How about the other one? Yan, ikaw yan. I've been preparing madami pong pini-prepare especially when it comes to yung mga appearance po talaga. Kasi I really don't know how to really do my makeup on my own. So ayun, pini-prepare ko yun. May glam team. Glam team. Yes. Owen, how about you? Ganon din po, pahinga yan, tapos promote yan, tapos basa-basa, nood-nood ng mga past Miss Q&A winners yan. Owen, nasa kalawakan ka ba, Owen? Ay, hindi po. Ang kanyang background ay nasa kalawakan ako. Erica, ikaw. Siguro pa rin sa akin, bukod sa pagiging pa-fresh nga, sabi nila, siguro malaki tulong na rin sa akin yung pakipag-chikan sa mga kaibigan ko kasi sinusuportahan nila ako. Siguro malaking bagay na yung pakikisama at pakikipag-chikan. Yun yung pinagkakabalaan ko din ngayon. Para makapasok din ako dito sa top 60, no? Kumukuha ka ng information, mga ganun. Oo. Makalaman sa mga kaibigan. Tama. Sa support, to, nakakalakas yun ng loob. Yeah. Nakasagot na ba lahat? So, ito na nga, guys. Para makita ng ating Showtime Onliners kung gaano kayo pagaling kumuda, ay may mga itatanong kami sa inyo na kailangan niyong sagutin ng bonggang-bongga. Oo, naku, naniniwala ako na magagaling sumagot to. Sa pinagkakaabalahan pa lang, queen na queens yung sagot, di ba? Oh. So, dapat ay magsisimula kayo sa I believe at magtatapos sa and I thank you. Okay? Mm-hmm. Ganun lang. Yeah. Alright? Ready na ba kayo?
Ready? Ready na. Are you ready? Ready na kayo. This is yes. Let's go. Question for today. Alright? Alright, listen. Kung kayo ay magpapabakuna, saan braso mas magandang magpabakuna? Sa kanan o sa kaliwa? Owen muna. Owen. Well, for me, mas magpapabakuna ako sa kaliwa. Why? Kasi mas more on ginagamit ko kasi ang kanan. Tulad ko, nagninegosyo ako. I believe, tulad ko po, nagninegosyo po ako. So, mas gusto ko sa kaliwa kasi hindi ko naman siya masyadong ginagamit. Tsaka parang pag-ibig lang yan. Pag kinaliwa ka, masakit. That's ay, it. And I thank you. I thank you. Bote ka. Grabe, may sakitan, no? Nagulat ako sa sagat, ha? Galing, ha? Okay. Next, Erica, that's my time. I believe, but pipiliin ko pong papakuna sa kanan dahil para sa akin, sabi nga nila, kung saka natuto mula pagkabata mo, dapat dala mo ang pagtanda mo. Kaya ka na sinabi ni candidate number one na parang pag-ibig lamang yan, pag nangaliwa ka, nakasakit ka na at nahirapan ka pa. Kaya mas pipiliin ko ang kanan, siguradong plakado ang bakuna mo. And I thank you. Yes! Okay. Okay. Nice. Ang galing, oh. Yeah. Organic? How about organic, Francesca? Ice organic, yeah. Ba? I believe I will choose my left arm kasi right-handed ako. At nakabakuna lang niya yung mga diyosa. Anong kinalaman ng pag-ibig? Kailangan mo lang ng protection laban sa corona. Ang importante, naturukan ka na hindi ka masabitan ng corona. Nang sa ganun, hindi ka ma-quarantine. And I thank you. Yeah. Diba? I believe na if I had to choose either one of them, I'll probably not choose anything, but if I had to, I would choose the right side on the right braso because the right way is always the better way. And I thank you. Short but meaningful. Meaningful. Yeah, short but meaningful. Yeah. Thank you. Mahirap pala mag-judge sa ganito, no? Kung kayo ang judge, mahihirapan. Mahirap talaga. Magaling talaga sila lahat sumagot. Oh. Magagaling pa. Yes. Oo. At syempre, more Talakan on Kumu. Kaya abangan nyo yan, mga Showtime Onliners. Pero syempre, mga ladies, ito na ang time para i-promote nyo na at ask for support, syempre sa mga Showtime Onliners natin para sa inyong mga solo campaign on Kumu using your personal Kumu accounts. Go. Sino mauna? Go ahead. Si Owen na lang siguro. Owen, go! Ako na lang po. Ayan. Please do support us by downloading Kumu app. Then follow us and follow It Showtime na also. Then follow us, candidates. And follow me also. I'm Owen on Kumu with a double N. Yan. Please follow me and support me by dropping any virtual gift. Yan. Maraming salamat po. And pwede po magpasalamat po ako sa family ko sa Kumu. Ayan. Maraming salamat po sa expert family. Ayan. Ayan, thank you so much po. And then Showtime, thank you so much po. Binigyan niyo po kami ng opportunity kahit pandemic. Thank you po. Ayun. Okay, thank you. Go yan. Ayan, so first of all, si ako si Yan Madrigal from Bohol. And then please do support me by following Yan Madrigal on Kumu. And then sa wala pang Kumu dyan, sa mga friends, kababayan ko ng mga Boholanos, Tagbilaranons, o mga Bisaya, please do download Kumu and support me, follow me on my journey. At saka po, thank you po sa lahat po na nagtumutulong po sa akin from day one, yung mga makeup artists pong Glam Team, Kim Villamore, Rose Paul Silhouette, Red Madrigal for my hair and makeup. Ayan, thank you. Hey, you're organic. Hello, Showtime Onliners. Don't forget to follow me in my Kumu account, Organic Francesca, the one and only anti-organic beauty. And of course, don't forget to follow the Showtime account in Kumu as well as on Facebook and YouTube. Tandaan, ang bakuna ay laban sa virus, hindi pag-ibig. Okay? And I thank you. Organic para na vena, no? Oo, grabe. Ernest. Diba? Erica. Akala ko ako ang host. May mga pahabol. Sorry. Oo, may pahabol pa na. Thank yous. Wala na ba? Shout out. Si Erica.
Erica. Ayan, sa mga viewers, please download Kumu app and then follow me, Erica Gatmaitan. At syempre, para sa more videos, para makita nyo rin po ibang kandidata, follow po sa Kumu app, Showtime, at lagi manood na Showtime Online View. Yun lang po. Ayan. Okay. Wala na po bang pahabaw na shoutouts and thank yous? Wala na, Queen. Okay, meron pa po. Shout out po kay Mother. Ayan. Kasi si Mother po talaga yung palaging po sumusuporta sa mga live stream ko po. So, shout out po kay Mother at saka sa Mayor ng Tagbilaran City, Babaya. Ayan. Alright. Pahabaw na rin. Again, thank you, Owen. Erica Gatmaitan. Ako po, thank you. Ay, meron ka pa. Meron pa. Go, 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 go. Kay ano ko, kay founder Song Gohan po, maraming salamat. Salamat po sa pagsuporta. Then the backstage, the premiere, tsaka kay Mami Kate, ayan, tsaka sa lahat po ng taga Valenzuela. Hello po, shout out. Thank you so much. Yeah. Yes. So ayun nga, maraming salamat ulit Owen, Yan, Organic Francesca, and Erica Gatmaitan. At good luck sa inyong pangampanya para sa Miss Q&A on Kumu, the search for Kumu Kudaan Queen. Good luck. Yes. Thank you. Thank you so much. Thank you, everyone. Bye, guys. Thanks so much. Bye-bye. At syempre, mga Showtime Onliners, panoorin ang live shows ng Miss Q&A on Kumu tuwing 8 p.m. po iyan. Live streaming sa It's Showtime na Kumu account. Mamaya ay magsisimula na ang first Kudaan Challenge na haharapin ng Top 60 Beshies. Alright. Showtime Onliners, mag-tweet, comment, react kung ano ang masasabi nyo sa ating mga bisita mula sa Miss Q&A on Kumu. The search for Kumu Kudaan Queen. Gamit ang official hashtag natin for today na Showtime My Day. Yes, at ayan, marami pa po tayong segments na aabangan on Showtime ngayong araw. Nandyan ang bagong batch ng mga palabang ilaw ng tahanan sa Reyna ng Tahanan. Yeah. Mm-hmm. At syempre, kilalanin ang mga new contenders ng tawag ng tanghalan na bubakbakan para sa dalawang TNT spotlights. Okay. At ano-ano naman ang kanilang aabangan sa Showtime Online News? Makikipagkwentuhan lang naman tayo sa isa sa bagong member ng Polaris family na si Maki Empuerto. Wow! At ito pa, makakasama lang naman natin ang bida sa may sunset girl na si Charlie Dizon. Yon! Best actress! At ito pa, makakachikahan din natin ang ating Reyna ng Tahanan winner of the day. Wow! Siyempre, hindi mawawala ang masayang kwan ng singalong kantahan with Jan de la Vega. Yes! Ay, bahawi ng hair. Okay. Sabi ni Top, siyempre, nandiyan ang masayang ano. Pero mukhang hindi ka masaya to. Hindi siya masaya. Ayos ka lang. Masaya ako pag gano'n. Diyan lang naman kayo, Showtime Onliners. Tuluyang sayahan, the obvious. Kulitan at kwentuhan. Dito lang sa Showtime Online News! Welcome back to Showtime Online News! Tuloy lang ang pag-tweet, react at comment sa amin ngayong araw gamit ang ating official hashtag na hashtag Showtime My Day. JR, Kuya JR, nakamute ka! Okay lang. Eh na nga, marami ako sinabi pero hindi nyo nabigyan. Ito nga yun, iniimbitahan namin kayo na mag-send sa amin ng stars sa Facebook at super chats naman sa YouTube. Yes. Ayun, narinig ka na namin. Yes, yes. Pero mag-send na. Tawagin na natin ang ating guest for today. Isa sa bibida sa latest offering ng iWant TFC na My Sunset Girl. Please all welcome Charlie Dizzo! Hi, Charlie! Hello! Charlie D. Hello! Hello, Christoph. Hello, Sean and Anne. Hello! Hello. Gusto ko lang bumati din sa ating mga Showtime Onliners. What's up, mga ating ka-Showtime Onliners? Okay. And sana ma-enjoy niyo po itong interview na to. For ayaw sure. Siyempre naman. Lalo na kapag nalaman na nila kung ano nga ba ang pinagkakaabalahan mo bukod sa pagpapromote ng My Sunset Girl. Oo. Nung kailan lang nag-asa po kami, kahapon actually, for Kapamilya Forever Live. And
Lately, nagpe-prepare po ulit kami for our next lock-in for Viral. Teleserye offering po ng ABS-CBN. Kaya... Wow! Wow! Congrats, Charlie! Yes. Thank you! Ayan. Pero ito, Charlie, may question ako sa'yo. Ha? Ano ba ang kwento ng My Sunset Girl? Bakit may Sunset Girl ang at hindi My Sunrise Girl ang title? Oo. Oo nga, no? Hindi ka ba morning person? Mas trip ko lang ka na kayo Sunset Girl. Okay. Hindi. Okay, so yung story kasi is about Shara. So I play the role of Shara. Tapos 18 years old siya na woman na hindi pa nakakalabas ng house kasi meron siyang condition na xeroderma pigmentosum. It's a skin disease na parang bawal siya maarawan kasi maapektuhan yung immune system niya pag lumabas siya sa araw. Kaya siya may sunset girl kasi bawal siya lumabas habang may araw pa. So after mag-sunset, doon na siya pwedeng tumanaw sa labas, ganun. Tapos until na-meet niya si Lucas through online, through social media, and then doon na nag-start magbago yung buhay niya and na-discover niya yung mga secrets behind her back. And doon natin malalaman if kaya pa niya magmahal and magpatawad in the end. Ang ganda ng story. Thank you. Yes. Ito talaga yung sunrise at sunset na yun. Yes. Ang ganda ng story niya. Oo. Kakaiba. Christoph, go. Ito, Charlie, paano ka nag-prepare for your role as Shara? At ano ang kaibahan ng role na ito sa ibang nagawa mo in the past? Oo, siguro for every project naman talaga, ganun din yung preparation ko, yung talaga naghihimay ng script. And para pagdating ko sa set, matatanong ko na yung mga tanong ko sa directors or like yung suggestions ko sa character ko. And... bukod doon, siguro, ano ulit yung next question? What is the difference sa ibang characters sa ibang nagawa mo na in the past? Oo, siguro this time parang light romance siya, so more on love story din. May family drama din, pero parang first time ko kasi gumawa ng nakafocus talaga sa love story. And ayun, siguro yun yung mga kaibahan. Mas ano ako, mas girly, mas pabebe, ganun. Na-joke lang. Saka hindi ka naarawan, no, Charlie? Hindi ka naarawan. Hindi talaga ako nagpa-araw. Okay, so ibig sabihin, mas hindi naman mas challenging to compared sa iba. Challenging din kasi mas... sanay din ako sa roles na medyo boy or like mas myself. Tapos yun, medyo ganyan. Puro ka fangirl kasi yung fangirl medyo innocent din talaga, naive din siya. Pero this time talaga, mas naive pa kasi hindi siya lumalabas talaga ng house. And buong buhay niya, nakasama lang niya parents niya and yung kababata niya and si Mana. So, ayun, siguro kaiba. Okay, so alam nyo na yung difference. Panoorin nyo po yan kung paano siya nag-adjust sa role na yan. Pero eto, kamustahin naman natin si Charlie. Kamusta yung mga katrabaho mo na si Jameson Blake? Ito ba yung unang project nyo together? Si Jameson actually pangatlong project na namin together sa ABS-CBN to. So, ayun, siguro... mas masasabi kong mas malalim na yung friendship namin ni Jameson, like mas madami na kami ni share sa isa't isa, ganyan, like mas comfortable na talaga compared dun sa first project din namin together. Madali na mag-work, yes. No? Yes, kasi 'di ba pag mas comfortable, mas madali na talaga, mas madali na din yung chemistry, mas napag-uusapan na namin talaga kung ano yung mga dapat gawin, ganun. Pagaang na ang work, no? Mm-mm. Yes, pero yes, eto pero Charlie, mayroon bang added pressure syempre sa part mo na to do better sa mga projects mo syempre after winning the MMFF Best Actress Award last year for Fangirl, di ba? Congratulations! You. Congrats nga pala, Charlie. Thank you. Syempre, actually, kahit wala pa yung award na yun, iba din talaga yung pressure for me kasi nga, every time naman na nabibigyan ako ng chance or ng opportunity na ganun, gusto ko talaga maging maayos or kumbaga gusto ko, hindi lang din naman sa iba, I mean,
gusto ko din talaga na pagtanda ko maayos yung mga nagawa kong projects. So, talagang yun yung goal ko, na galingan talaga sa lahat ng project para wala akong pagsisihan. So, yung tanong na kung na-pressure ako lalo, oh, of course, mas na-pressure talaga ako yung galingan sa lahat. Oo. Alright, congrats, Charlie. Pero ito na, guys. Huwag na natin patagalin dahil alam kong excited na kayo na mapanood ang My Sunset Girl, Roll VTR. Mahilig din ako sa Japanese contemporary lit. Isa sa favorite kong movie yung Burning, based on short story ni Haruki Murakami. Talaga? Favorite ko din yun! Di ba nakakapagod umakyat? Hindi naman. Tsaka sobrang rewarding pagdating mo dun sa tuktok. Ano ba alam mo sa nararamdaman? Ciara, paborito ka rin to. May regalo din ako sa'yo. Pero gusto ko sana ibigay ng personal. Kuya, anong ginagawa mo dito? Kala ko, magtutuwa ka na makita ako. Kasi ako, gustong-gusto kong makita ka. Ang dami-dami kong gusto puntahan. Grabe, you have no idea gaano ko katagal nang gusto pumunta dito. Ang dami kong gusto mong makilala. Anong gusto mo sa buhay? Ikaw. Ikaw ang gusto ko. Ang dami kong gustong gawin. Narinig mo ba yung sinabi ko? Mahal kita, Shara. Pero ngayon, parang akong bagong tao. Parang bago yung mundo. At hindi ko mararamdaman lahat ng ito kung hindi ka dumating sa buhay ko. Salamat, Shara. Pinadama mo sa akin yung pagmamahal. Walang kapalit. Buong-buo, pinapangako ko na palagi akong magiging tapat sa'yo. Ayoko na nakikipag-chat ka kung kani-kanino. Ma, hindi kung sino-sino lang si Lucas. Mabait siya. Kaibigin mo, buntisin mo, makasalan mo, tapos unong lahat ng pera. Gusto ko lang namang maranasan magmahal at mahalin din ng iba. No! No, hindi pwede! Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Layuan mo, anak. Yung mga taong pinagkatiwalaan ko, minahal ko, niloko ako. Because anak, you wanted to protect. Protektahan kanino? Eh sa tingin ko sa inyo ako kailangan protektahan eh! Bawal ako lumabas sa araw kasi kamamatay ko. Kaya laging sa gabi lang ako lumalabas. Kaya ako si Sunset Girl. Just breathe and embrace the sunset with me. Yes. All right. Grabe. Trailer pa lang 'yan. Pero ito na, Charlie, promote mo na ang My Sunset Girl. Kailan at saan ang platform siya mapapanood? Go. Yes, sa ating pong mga viewers. Sa ating today, sa ating mga streamers. Sana po abangan niyo ang My Sunset Girl this July 14. Oh my gosh, naghang ako. Sorry, naglag ako. Okay lang. Okay, okay na ba? Lang. Yes, yes, yes. Kinabayan namin, okay lang. Oo. Nag-log din kami. Okay. Go, Charlie. Go, Charlie. Umuulan kasi. Oo nga eh. Umuulan one more kasi. Chance, one more chance, Charlie. One more chance. Okay, okay na tayo. Go. Alright. Okay. Ayan. Sorry po. May Sunset Girl po sa July 14 na po yan. Sana po abangan nyo offering po yan ng ABS-CBN. Ipapalabas po sa I1TFC. Directed by Direk Andoy Ranay po yan. And for Filipino users po, for free po siya, and for outside Philippines, premium rate po siya. So, ayun, sana po abangan yan. Makakasama ko po dyan si Jameson Blake at madami pa pong iba. Ayun, maraming salamat, Charlie, at good luck sa inyong sa yung movie. So, ayan, madlang. Good luck, Charlie. Magbabalik kami dito. At maraming salamat, Charlie. At dito lang sa Showtime! Showtime! What's up? To Showtime online! You! Eba! At syempre mga Showtime Onliners, mag-tweet, mag-react, mag-comment pa rin po kayo gamit din ang ating official hashtag for today, hashtag Showtime My Day! Yes, what's up guys? Yeah. Mag-send na din ng stars sa Facebook at super chat naman sa YouTube. Yes, right. At huwag na natin patagalin. Let us call in isa sa mga bagong stars ng Polaris Family at one-third ng TNT Boys. Let us all welcome Maki Empuerto! Hi, wow. Maki! Hi, Maki!
Hello po. Maki, batiin mo muna ang ating mga Showtime Onliners. Ayan, hello po sa mga Showtime Onliners po natin dyan na nanonood po ngayon. Kumusta po kayo? Yon. Yes. Hello, Maki. Kamusta naman? Ano bang mga pinagkakabalahan mo recently? Ayun, gumagawa po ako ng covers po para sa mga fans ko po and also study po para sa upcoming school ko po. Oh, wow. Nice. Napakasipag. Oo. Pero ito, Maki, sino ba si Maki M. Puerto bago naging contender ng Taong Tanghalan Kids at part ng TNT Boys? Si Maki M. Puerto po, bago po mangyari lahat po ng nangyayari po ngayon is ano lang po siya, simpleng bata po na sumasali po ng mga singing contest as in parang nasalihan ko po siguro lahat ng singing contest dito sa Metro Manila. Wow! Contesero? Opo, contesero po. Talagang lumalaban si Maki eh. So parang simpleng ano lang talaga na nangangarap. Pero sige Maki, maiba naman tayo. Pwede ba namin malaman kung saan galing ang interest at kilig mo sa musika at sa pagkanta? Yun po, si Papa po yung nag-encourage po sa akin kumanta kasi po siya sumasali rin po siya ng singing contest noon. Nung nakita ko po siya, in-encourage niya po ako na kumanta rin po. Oh, may pinagmanahan, oo. Gifted talaga na sa ano, yung family. Sa family nila. Pero ito, Maki, sino naman ang iyong musical influences? Ang musical influences ko po is si Ariana Grande po and Bruno Mars sa international. And dito naman po sa Pilipinas is si Kuya Eric Santos po. Wow! Bigatin! Mga kanyang idolo. Si Maki, di ba? Totoo. Kaya naman napakagaling na bata ni Maki. Thank you. Agree, 100%. Pero ito, kwentuhan naman tayo syempre about your experience bilang kabilang sa TNT Kids. Paano ba binago ng tawag ng tanghalan yung buhay mo? Super dami po nang nabago sa buhay ko po. Nas madami po akong nakilalang tao. And marami po kong naging kaibigan and ano po, mas masaya na po nung nakapunta po ako sa tawag ng Tanghalan Kids Showtime. Oo, isang pangalan talaga yung makapag-perform. Makapag-perform na nga lang sa Showtime, sa stage. Oo po. Oo. Malaking ano na yun, achievement. Tapos naging Maki ang Puerto ka pa. So, congratulations sa'yo. Thank you. Thank you. Yes. Nakapag-perform siya sa iba't ibang ano, di ba, bansa. Pero ito, Maki, ngayon naman ay pag-usapan na natin ang yung pagiging part ng Polaris family. What made you decide to join Polaris at kamusta naman ang pagtanggap sa'yo ng ibang Polaris artist? Yung pagtanggap po sa akin is super, super ganda po. Super comfortable po ako sa mga ka-artist ko po. Ayan po, si Ate Sean, yan. Si Ate Ann, yan. Super saya po and super welcome na welcome po ako sa Polaris. Super ganda rin po ng mga opportunity po na nabigay po sa akin ng Polaris, like Kumu. Congrats, Maki! Thank you po. Binibisita ko ngayon si Maki, ang daming fans. Hindi ako ma-mention. Siyempre! Trending! May pa-trending ang kanyang mga fans sa Twitter. Thank you po. Thank you. Ang dami-daming viewers, laging nasa 100. So kapag notice me, ang galing. Wala. Ang galing, no? Yes. Okay, ikaw, JR. Pero, yun na nga yun. Okay. Sige. Pero ito, Maki, balita namin, may sariling show ka na rin sa Kumu na entitled Maki Saya. Tungkol saan ba ito at ano ang mapapanood ng madlang kumulisen sa iyong Kumu show na nag-trending ang first live stream ng Maki Saya pala, no? Yes po. Yung Maki Saya po, ito po yung ano po, parang dito po makikita po nila yung other side ko po na ano po. May other side si Maki? Papanood ko talaga. Ano po na ito po na kausap ko po dito yung mga ano ko po mga fans ko po humanga po sa TNT Boys po and ano po kumakanta po ako para po sa mga OFW din po nating mga kababayan po. Ayun, napakaganda. Ganda nga naman. Yes. Pero syempre, for sure, maraming mga Showtime Onliners, pati na rin kami ang gustong-gusto na marinig ang iyong pagkanta. Kaya pwede ba kami makahingin ng sample lang na kayo? Sure po. Okay. Give it up for Maki. Once again, anytime, Pati Kim. Oh, listen to Maki M. Puerto. May pa-effects pa yan.
Kapag bagang bawat oras ay ikaw, ang iniisip-isip ko, hindi ko mahinto, pintina. Puso ikaw, pinangarap-arap ko, simula ng batang to, na palang araw iibig ang puso. Ikaw ang pag-ibig na hinintay, puso ay nangbay ng kahit tagal, ngunit ngayon nandito na ikaw. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin na may kapal, biyaya ka sa buhay ko, bigay at pag-ibig ko ikaw. Yan po. Bongga! Iba talaga. Alright! Palakpakan. Grabe yung mga ano. Grabe siya. Thank you. Naramdam natin yun, guys. Oh, ito na nga, Maki, this is your chance to promote your Kumu Show. Magisaya tuwing kailan mapapanood dito sa Kumu. Ayan po sa mga viewers po nating onliners po, manood po kayo ng Makisaya on Kumu every Wednesday and Friday po yan, 7 PM Philippine time. And yun po. Yun. And for sure, Maki, gustong-gusto ka nilang i-follow sa mga social media accounts mo. So go, ano ba yung mga social media accounts? Follow niyo po ko sa Instagram, I am Maki Imperto po. And sa YouTube po, Maki Imperto. Yan, Maki. Mga shoutouts at mga gusto mong pasalamatan, Maki. Go ahead. Ayan. Gusto ko pasalamatan yung Maki United International, Maki United Cebu, and Maki Sleek, and TNT Boy Scout sa lahat po. And thank you rin po sa pagbisita sa amin dito, Ate Cherry Jean, Jorafe, and Ate Yen. Yan! Yay! Thank you so much, Maki. Thank you po. And welcome again to Polaris Family. Good luck sa iyong Kumu Show. Thank you so much, Maki. Bye-bye. See you. Notice mo ko. Notice us, huh? Notice us. Go, Christoph. Go, Toffy. All right, Padla Onliners, Showtime Onliners, mag-tweet, comment, react kung ano ang masasabi ninyo kay Maki and Puerto gamit ang ating official hashtag for today na Showtime My Day. Yes, at dyan lang kayo dahil magbabalik pa ang Showtime Online. Welcome back to Showtime Online. Pwede pa rin po kayo mag-tweet, react, comment using the official hashtag na Showtime My Day. Yes, and we're still inviting you to send us stars on Facebook and super chats on YouTube. Ayan, let's call in na ang ating Reyna ng Tahanan winner of the day mula sa kaharian ng Kainta Rizal na si Reyna Nay Riham Yulo. Yulo. Hi, Reyna Nay. Congratulations. Wow, look at that. Ang lalim ng dimple ni Reyna Nay Riham. Ang lalim. With the dimples. Welcome po to Showtime Online. At syempre, congratulations po sa pagiging Reyna ng Tahanan winner of the day, Reyna Nay Riham. Clap. Congratulations. Ito, Reyna Nay Riham. Kamusta naman po? Ano ang pinagkakabalahan bago sumali sa Reyna ng Tahanan? Dito po sa bahay, nag-aalaga ng mga bata, ng mga anak ko po, saka nag-aalaga din po ako ng bata. Online. Madami din. Bising-busy talaga maging nanay, di ba po? Yes. Walang off yan. Ang dami talagang ginagawa ng isang nanay. Opo. Pero, go, Christoph. Ano ba? Ako na ba? Yes, Ate Shan. Okay. Ito po, Ray Nanay. Bakit niyo po naisipang palang sumali sa Reyna ng Tahanan kahit po busy po kayo? Opo, nanonood lang ako noon nung unang umere siya. Tapos sabi ko, gusto ko sumali doon kasi yung mga nanay, parang gusto ko naman ma-appreciate din yung buhay nanay ko. Yung gusto ko, yung dream ko nung bata ako, makasali rin sa mga ano. Tapos ngayon lang din po natupad. Kaya gusto ko maramdaman. Ayun nga, sa kagustuhan nga ni Ray Nanay, sumali daw siya sa
Miss, ano, Miss Q&A. Akala niya yung sa Miss Q&A. Oh. Akala niya. Nagkuhan niya. Nagkamali siya. Oh. Ang cute. Ang cute, no? Pero ito, Reyna, Nerihem, paano po kayo naghanda para sa competition na ito? Ay, nung ano po, di may tumawa, tapos audition, tapos po nung ano na, ang tagal bago ulit na ako tinawagan, so naghintay po. Tapos bigla yun na, may nag-interview po ulit, tapos yun na, pasok na nga daw po, magdala na ng damit. Yun po, nagulat din po ako, hindi pa po ako masyadong handa. Wow. So parang nagulat po. Ang ginawa ko, yun, ano lang po sa mga GC namin, mga kumari ko na kailangan ko ng gown. Ayun, dun po, sa kanila ako hinanapan ng mga gown. Oo, yung mga kumari. Yung mga kumaring ready to help. Yes. Kumari po ni Ray Nanay, true. Ang cute. Congrats. Ray Nanay, Riem, saan po ba kayong round pinakanahirapan po? Sa talent portion or sa question and answer? Ano po, sa question, kasi po, di ko po alam kung ano yung tatanong po dun eh. Siyempre, papipiliin po. Okay. Oh, di ka masyado na kapaganda. Mas ibig sabihin. Pero ito, guys, go. Joke lang. Alright. Ito talaga yan, Cristo. Ito, Arena Nerihem. Para po sa inyo ito, medyo seryosong tanong. Ano ang pinakamahirap na part ng pagiging isang nanay? Ayun po ay ang mag-alaga po ako ng anak kong may special na pangangailangan. Kasi siya po ay yes po. Pero hindi naman po ayoko kasing sabihin mahirap kasi ano po eh hindi lang naman ako nakakaranas noon. Bago pa nung nalaman ko sa PCMC pa lang sa mga ospital po, marami na akong nakikitang mga nanay na mas nahihirapan. So, blessed pa po ako na ang anak ko eh, ganun lang po. Nakakalakad naman, normal naman po siya. Ang kulang lang sa kanya yung pagsasalita at saka po yung wala siyang masyado pang nagagawa. So, kaya-kaya ko naman po bilang nanay. Kaya yan. Yes, matibay. Kaya yan. Tiwala lang sa prayers. So true. Naiintindihan namin na may extra na needs yung anak. Kaya, naiintindihan po namin. Pero mahirap yan, nanay. Saludo po kami sa inyo. Napakahirap yan. Ito naman po. Ano naman po yung ang pinakamasayang part ng pagiging isang ina? Ano po, yung laging maglinis ng bahay, paglabas na. Yun po, yung pinakamasayang maglabas. Sa akin po nakakatamad. Sorry po. Sorry po. Ma'am, dalaga din ako, nakakatamad. Pero pag nanay na, hindi na yung gusto mo. Nag-iiba pala yung mga full feeling sa mga mommies, no? Ito, Reyna, Nanay Riham, since nanalo na kayo ngayon, gusto po namin malaman, ano naman po ang paghahandang gagawin ninyo para sa weekly finals? Siyempre, sikreto. Sikreto. Siyempre po, masaya pa rin, saka mag-pray. Kung ano pong will ng Panginoon ulit. Pero okay na po ako siguro dito. Mas okay na po na po ako dito. Masaya na siya. Ito nga po sa kanya niyo eh. Ganda bagay. Yes, enjoy po ang weekly finals. Enjoy ng may kailangan. Enjoy lang. Opo, good luck po. Congrats, Rina. Ama po yan, lagi lang po kayo mag-enjoy para. Siyempre, laging good vibes lang, di ba? Opo, kasi okay naman. Yung mga staff, alaga naman po kami. Hindi naman kami napakabait. Ay, talaga pong napakabait po ng mga staff yan. Totoo. We love Showtime. Namimiss na nga rin po namin sila eh. Kamusta niyo po kami? Mag-alaga. Yes. Shoutout niyo po kami sa kanila. Charot! Yeah. Pero ito rin na ni Riha, meron po ba kayong gustong sabihin? Siyempre sa mga lahat po ng mga nanay na gustong sumali sa Reyna ng Tahanan pero medyo nahihiya po, gano'n. Ano pong gusto? Ayoko nga, may mga pinapasali nga po ako. Eh, nahihiya nga daw po. Enjoy niyo lang kasi ano naman, lahat free. Pag sundo, pag uwi. Baka daw po kasi magkamali din. Baka daw po kasi magkamali din sila ng salihan pag daw po ito mo dito. Baka sa kirin din daw po sumali, Reyna, nanay. Opo. Magtanong ng iyo. Kung sila sasali doon sa kubo kasi pakiba yung pang nanay. Kumukudaan queen na pala, no? Hindi na Reyna ng tahan. Kipipo doon. Opo. Nagkamali lang ng info, no? Nagkamali lang. Oo. Alam mo na, Marites, ha? Ayusin na. Marites. Mga kumari minsan, eh, no? True.
Pero at least... Pero ito... Go, Crystal. Reyna na Rima, baka meron kang gustong pasalamatan or shoutout sa mga kumari mo dyan, mga ano. Ay, po. Maraming salamat sa mga kumari ko, sa mga batch ko. Nung batch 2003, nakasupport po sila sa akin lahat. Taba po ng puso na yung mga batch mo. Syempre, nung high school, kilala naman nila ako. Talagang madaldan. Masayang-masaya po sila. Salamat din sa mga kumari ko na nag-support, talagang naghagilap ng damit. Saka yung isang kumari nagsabi sa akin na hindi yung, ano, hindi pang Reynana yung, ano, yung kumo. Mag-download pa. Talagang hindi pa lang Gmail. Sabi niya, Mars, ayun yung Gmail. Tinuruan pa niya ako sa Gmail. Kahit okay, nagkantin yung wenda ko, hindi po kasi ako marunong. Sige lang, oh, hanggang sa na-pursig ko naman po. Kaya maraming salamat nila. Congrats! Thank you. Thank you, Ray Nanay. And congratulations po sa iyo, Ray Nanay Reham Yulo mula sa Kaharian ng Kainta Rizal. Thank you po! Thank you, Reyna. Sobrang bagay sa kanya yung Yulo, no? Yeah. Sa vibe niya. Ang lakas maka, alam mo yun. You only live once lang siya. Showtime, mga miners! Kaya naman mag-tweet yan. Comment lang kayo kung anong masasabi ninyo kay Reyna Nanay Reham Yulo using our official hashtag na hashtag Showtime My Day. At syempre, marami pa po kayong dapat abangan. Magbabalik lamang kami dito sa Showtime Online. Welcome back to Showtime Online. Showtime Onliners, we're still inviting you to tweet, react, and comment using the official hashtag for today, hashtag Showtime My Day. And also, we are still inviting you to send us stars on Facebook and super chats naman sa YouTube. Mm-hmm. Yes, at syempre, ito na para sa ating mga madlang momshies. Join na po kayo sa pinakamapusong pageant para sa mga super woman from all walks of life. Ito po ay open to all momshies mula 18 to 59 years old. Gumawa ng edition video at ibigay ang mga sumusunod na impormasyon ng inyong pangalan, edad, kasabihan o katagang pinaniniwalaan sa life. Katulad na lamang ng What's Up, Madlang People. Ako po si Amy Perez, 40 years old, ang Reyna Nanay ng Quezon City. At naniniwala po ako sa kasabihan o kataga. Inay, thank you. Isama rin sa email ang inyong address at contact number. At syempre po, ang email address ay reynanangtahanan@gmail.com. Send nyo na po ang inyong audition video. Audition na. Yes, sali na. At para naman sa mga magagaling kumanta dyan, ito ay open to all singers nationwide, edad 16 to 59 years old. Gumawa lamang po ng audition video at sundin ang mga sumusunod. One a cappella English song, good for 1 minute. And one a cappella Tagalog song for 1 minute then with good audio and video quality. Ibigay din ang mga sumusunod na impormasyon. Pangalan, edad, address, contact number, at maikling kwento kung bakit nais sumali. Ipadala lamang ang audition video kasama ng impormasyon sa tntseason5@gmail.com. Nako, sali na po kayo! Sali na, guys! Sali na! Siyempre, Showtime Onliners, ang Showtime Online Universe, nasa Kumu na rin po. I-follow nyo lang ang official Kumu account namin na at It's Showtime na, at supportahan na rin ang mga Kumu shows ng mga Polaris artists. Yes! Kaya naman, bisitahin ang app.kumu.ph/itsshowtime na para maka-join kayo sa Happiness at Good Vibes Showtime Online Kumuniverse. Sama all! Yes, guys, supportan niyo din po ang Polaris Artists sa Kumu live stream. Oo, mamaya. Mamaya. Mamaya, mga 9 PM po. Abangan po natin sila. So ito rin, abangan ang pagsisimula ng Kuda, ang challenge na harapin ng top 60 candidates ng Miss Q&A on Kumu. The search for Kumu Kudaan Queen mamayang 8 PM sa Miss Q&A on Kumu live shows na mapapanood sa It's Showtime na Kumu account. Tama. Ito naman para naman sa mga kapilya at Showtime Onliners natin na naghahanap ng trabaho pero nahihirapan dahil sa pandemya. Huwag na kayong mag-alala dahil nandito na ang tutulong sa inyong makakuha ng mapapasukang trabaho. Para sa mga detalye kung ano mga trabaho pwede niyong applyan, panoorin natin ito. Roll VTR.
Apply na. Apply. Good luck. Ito, tuloy na natin ang masayang kantahan. Together with the Quarren Sing Along. Yes. Yes. Nakakanta mula sa ating mula sa ating napakahusay na Sean De La Vega. Yes. O sige po. Here's a song by Imago para po sa inyong lahat. Ay, baka Mago. Mago yan, Mago. Bago, bago, bago. Para po sa inyong lahat. Let's go. Let's go. Kapayapaan. Di ko stop. Mali, mali. Hey. Di ko alam. Ayun pala. Bakit ba ganyan? Mahirap ka usapin at di pa namamansin. Di mo ba alam? Ako'y nasasaktan. Ngunit di bale na basta malaman mo na. Mahal kita, mahal kita. Umiti ka man lang sana, ako'y nasa langit na. Mahal kita, hindi to bola. Sumagot ka naman, huwag lang ewan. Ewan. Yan, wala na tayong time. Let's run na. Mag-tun ng social. Yeah. Go, promote na tayo. Yes, ako muna. On Facebook, Sean De La Vega. On Instagram, mamaya po sa Kumu, kita-kits po tayo, Sean De La Vega. See you! Yes, ako naman po, _ Tenorio Ann on Instagram, TikTok, and Twitter. And also on Kumu, kita-kits din po tayo mamayang 8 PM dyan. At syempre, binabati ko lang po ang Roosevelt Driving School, Sir Obet and Ate Neri. At syempre, ito, hi lang po kay Mami Lynn, Daddy Jose, Yanyan, and Ate Ozel. Ingat po kayo dyan. Yan lang. Ayan guys, Christoph _ Garcia, kahit saan po yan, kahit sa, basta, sa Kumu, meron din po ako mamaya. Guys, thank you so much. Ayan. Ayan ako po, follow nyo lang po ako sa lahat ng social media accounts ko, IG, FB, TikTok, Kumu, and Laika, it's all JR Baring. At pinabati ko si Mamita, si Franco, si Lonzo, tayong asawa ko si Gigi. Hi! Yon! At mag-ingat tayo lahat. Ayan, go! Ayan. Go, go, go! Ito na, kaya yes. Naman, hindi ulit bukas sa pinakamasayang online tambayan sa buong universe. Na para sa you! At lalong-lalo na para sa inyo. This is Showtime Online! God bless everyone! See you guys! Bye! Bye!